balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Kang Karambola, kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Joel Aksamana, ako po si Trixie Cruz Angela. Ano yung kapkapan? Hindi kapkap. Kapkap lang ha, hindi. Well, kasi minsan nakikilit kasi ako dyan. This is the vice president of the most powerful country in the universe. And he's in the Philippines. Siya sa Palawan. I-inspecting niya yung Coast Guard ship. Yung ano yan, Teresa Magbanwa or something. Bago siya dumating doon, mauuna ang US Secret Service at kakapkapan muna lahat ng mga officer at mga bakit Secret Service ang magkakapkap? Eh dahil sila ang tagabantay sa well-being ng ano. Oh, pero bisita sila rito eh. There's the rub. Diyan tayo na ano, but hindi kayo may control dito. Nakakahiya 'yun. Nangira lang naman 'yung daan goes back to the panahon nila Theodore Roosevelt ng the ugly American na 'yan. Eh. Diyan nagkakasira-sira relasyon natin sa US. Correct. Pag mayroong mga ganyan na... Paano siguridad ni Kamala Harris kung siya'y ma... What there are other ways to assure that. Okay. Kesa kapkapan mo yung nakakahiya sa ating armed services. Kasi ang nakataya dito, yung reputasyon ng ating armed services, kung mawala ng respeto mga tao dyan, kayo pala nagpapakapkap kayo sa ano eh. Mm. Okay, di ba? Yung mga ganon. Spread it! Ginanong sila. I'm sure they were up against more the wall. Hindi naman ganon. Hindi naman sigur. Hindi. I think the option should have been na yung Coast Guard ang magkakapkap sa sarili nilang tao. Tapos, habang ino-observe ng Secret Service ni Madam Vice President Kamala. And they think they still rule the Philippines. Eh. That would have been a compromise. Dyan. Sa isip ng Pilipino, ganon. These Americans, they think they still rule the Philippines. Mm-hmm. Hindi mo maaalis sa Pinoy yung ganon. Kaya kailangan maingat tayo. What would have happened if we said no? What would have happened if the Coast Guard said no? Oo. Baka hindi matuloy yung visit. Suggest na lang tayo ng bago. Ganito na lang. Hindi, kasi ang ano ko dyan is, was the Secret Service prepared for a compromise? Prepared ba sila na, sige, kung hindi pwede yung kami yung kakapkap, pwede, wala. Dituloy. Di ka naman inimbita dito, dumating ka lang sa totoo lang. Meron ba tayong imbitasyon? Wala. It becomes a diplomatic incident. Well, then it becomes one. Nagpaimbita siya, sa totoo. Nagpaimbita siya. Tapos, kasi ba't naman natin iimbitahin ang vice president? Diba? Wow. Kung mag-iimbita tayo, di presidente na. Bakit vice president? So, I think that, but fortunately, ang Coast Guard, hindi yan military. Kasi kung military yan, magkakaano yan? Pero still considered as uniform. Uniform service. Yung mga uniformadong tao na kababayan natin, matataas ang ano niyan. Honor. Kunting respeto naman, di ba? Honor, pride. Yan ang inuukil-kil sa isip nila mula nung pumasok sila, nag-enlist ka man lang. Honor, pride in the service, mga ganun lahat dyan. Yeah. Tapos makakabalita sila ng ganyan. May retrato actually, may mga photos. Yun ba masaklap eh. This wouldn't have been known kung hindi dahil social media. As usual, may nagpipitik doon. Ayan, tuloy, naging issue. Yung mga irritants. Yes. It's minor, but it's still an irritant, diba? Na dapat pwedeng iwasan. Humihingi sila ng extension ng EDCA, humihingi sila ng additional troops on the ground in additional Philippine bases, plus equipment, plus supplies. Doon sila sa loob ng mga bases natin matitira. I wonder matitira, kung ganyan din sila, halimbawa, pag nagpunta sila sa Japan. Isa pa yun. Or sa Korea. Sa Europe. Europe. Yung sa NATO, would they have insisted? Uubra ba sila? Correct. Halimbawa, sa Britain si Kamala Harris. Uubra ba sila ron? Hindi nila gagawin yun doon. Teka, baka naman electronic naman. Ginaganon. But still. So that's not too...
Okay sana hindi, kung yung ano mo yan, yung equipment lang, yung dinadaanan niya lang lahat. Oh, yun. Okay, yung metal detector. Na. So everybody passes through them. Walang stop and frisk. So, walang pero yung lugar kasi na papasakay ng barko eh. Yun ang, no, siguro sinabi rin ng US Secret Service Lucian, we're in Palawan, we're in about south of the Philippines. A little bit, you know how it is. So, things like this. Oo. Kung nasa Manila tayo siguro, siguro sinabi. But I don't know. I'm just guessing. Well. I think they would have done that anywhere. Eto pa. Okay. Yeah, but yan. Yang issue po dyan sa US EDCA and everything. Okay. Yan ang magiging malalaking issue. Okay. Yeah, later on when they start negotiating. Pag nag-negotiate na po yan. Sigurado yan. Kasi marami pa rin sa mga kababayan natin, especially senators. Ito yung mga grupong kaliwa. Na against na against dyan. Mm-hmm. Sa pagpapalawak ng mga American presence in American troops in the Philippines. Mm-hmm. Ibig sabihin po niya kasi tuloy-tuloy na yung tayo ang magiging pawn dito sa labanan nila with China. Mm-hmm. Napakalayo nila eh, across the Pacific eh. Kailangan meron silang ano rito. Diba? Jump off point. Yung Pilipinas yun. Kaya kailangan marami silang presence dito. They want something. Yan ang malaking issue pagdating ng araw. Okay? Pag sumabog na yung issue na yan, mababalik na naman yung mga ganyang irritants. Yun doon sa binaril na parang baboy damo yung... Oo, yung bata. Hindi ba? Magbabalikan. Oo, balikan na naman yung mga issue na ganyan. Including yung mga servicemen who... it's not just that vehicular accidents. To relative to nangyari dun sa NLEX, pauwi dalawang servicemen plus one, may Sheer kasama silang ano babae nung panahon nung US bases 1980 US bases pa tumalun sila dun sa divider, tinamaan ongoing oncoming yung ano sasakyan ng kay ano namin, relative namin. Mm-hmm. Ano, DOA siya sa hospital. Oh nung my. Nagpadala kami ng notice to the US base, pinaalis yung ano, umuwi ng US. That's also one of the reasons why ano, why the US never enters into agreements na magiging responsible sila for their ano, for the their behavior own, of their ano, people, uniformed ano, service personnel. So it's another thing that we have to look out. O sige, pag nandito sila. Well, ngayon under the EDCA, medyo mas ano na, mas progressive na. Kasi nakadalawang cases na tayo, 'di ba, na nag-misbehave yung kanilang personnel. Isa rape, isa outright murder. Dito yung trial, no? So dito yung trial, pero like yung isa, dun yung penalty abroad. So he served. Doon siya nakulong. Yung service of sentence niya in a US military facility in the United States. Kung ako yan, lagay natin sa bilibid, tingnan natin. Doon siya. Diba? Philippine law yan. Mm-mm. So why do they get special privileges? Kung ako yan, yung negotiations diyan, sige, pero wala na kayong ano ah, wala na yung mga ganyan like yung isang akusado. He was kept in what? Basically a glass box in the US Embassy para nakikita ng mga tao na nandun siya, gano'n siya. But it's still a special privilege. Lagay mo yan dun sa bilibid. Tignan natin kung gano'ng katagal siya. Okay. Yung mga nagluluto pong nanay, 300 pesos per kilo na raw ngayon ng sibuyas. Sibuyas. Aray ko. Magkano? 300 per kilo. Nung red onion. Dapat mura lang yan. 80 lang ata yan. At mag-i-image control din ang ang Department of Agriculture at i-imbestigahan daw nila yan. I-imbestigahan daw. Grabe kayo. Ano daw ba ang dahilan? Bakit ganyan? I think that... Ngayon, 170 daw sa Kadiwa. Yeah. Pero mahal pa din yun. Kasi magkano lang ang farm Kadiwa gate. Ba? All week? All ano? What's the info on that? Wala akong makita eh. Yun na nga eh. Wala eh.
Eh, Kadiwa lang, eh, ilan lang naman yan eh. Maski ba 170 yan sa Kadiwa per kilo. Eh, lahat ba tayo makakabili sa Kadiwa? Hindi naman eh. So, hindi ho, parang konsuelo, hindi naman. No, kasi ang Kadiwa naman talaga was just to provide competition dun sa mga traders. It's not happening. It's not all, well, kasi ang feeling ko is that if they advertise this, mauubos kagad. Tapos, sandali lang yung magiging... Ngayon, hindi, mukhang sa akin, strategy, fix. Kaya tumataas yan, ang pahiwatig niyan, kailangan na natin mag-import. Yes. Hindi ba? Yan yung ano nila. Yan ang ano po eh, yan ang modus operandi. Nagagaslight na naman tayo. Ng mga smuggler. So, ayan na naman tayo. Kukontrolin mo yung supply, therefore, tataas ang presyo. Yung 170, na presyo sa Kadiwa, hindi ba? Ang laki na rin ang difference noon ng farm gate price. Doble na ang farm gate price. Yung sa 170 sa Kadiba. So malalaman daw po yan within a week. Okay. Kung meron talaga tayong sapat na inventaryo ng sibuyas. Well, if we're not encouraging our farmers, then... Obviously, hindi yan. So, after a week, malalaman na gano'ng kahirap ba mag... Ibig sabihin, hindi sila ready. Hindi nila alam kung gano'ng kadami ang... wala nagmamonitor niyan. Yan ang paborito niyo salita, monitor ah. Ayan na naman tayo, monitoring. Yan ang paborito niyo salita, prior monitor. To the, dapat monitoring, tapos create ka ng policy. Tapos intensified. Intensified monitoring after that. Intensified monitoring mo na. Ay, grabe kayo. Ayan. Nako. At, hinanda na naman tayo nung Augusto pa lang. Sinabihan tayo na talagang magkakaroon daw po ng shortage ng mga... onion, garlic. Bakit? Oo nga eh. Ano yung ma-warning nyo lang kami? You did your job? Well, DOE din naman. Dapat po, di kung ganun na magkakaroon pala ng shortage, ano yung measure ng Department of Agriculture to prevent the shortage in the first place? So, ako, ulitin ko yung hikayat ko na we start our own home gardens na very soon. It's not working eh. So, we need to start home gardens. And pati yung sa energy, paghandaan na rin natin. Pati yung mga houses natin, baguhin na natin. Electricity, ha? Para nakakapag-imbak tayo ng tubig. Kahit man lang may gray water cistern ka, pwede na. Well, ako nararamdaman ko na yung import permit na sibuyas. Naramdam mo na? Nararamdam mo, medyo na uulinigan ko na. Okay. Napaparating na yan. Kasi namamalengke ka eh. Oo, nakikita ko yan. Grabe. Ang gulay ngayon, ang bill more than double na ang budget mo for gulay. Grabe ang tinaas ng gulay. Eh yan pa naman ang healthy. Diba? Yep. Di baling hindi na ako kumain ng karne, basta may gulay lang eh. Lalo na yung mga specialty na gulay. Ang mamahal. Yung mga asparagus. Yung mga romaine lettuce. Ayos na ang talbos. Yun na nga. Pero mahal pa. Nagmahal din. Mahal din. Mas yung talbos. Baka nga. And the problem then is sa umpisa, when we start our gardens, di pa tayo efficient and therefore mahal din yung aanihin natin sa But it's still better than nothing. Better than alam mo, madali italing tumot eh. Yep. Tapos you can eat everything. Ang sarap. Talbos, tapos the kamote itself. Tapos yung matitira mong waste, pwedeng gawing fertilizer. Tapos ang dali magtanim. Dali diba? Basically, yung kaibigan ko, ano yung gulay? Pinakbit na may kamote. Hindi ko na kailangan magkanin. Yung kamote. Kamote na. Pinakbit. Tapos binawas niya yung bagong para hindi ganong Ako, okay na ako yun dun sa talbos. Diba? So, mo lang. Gigisa mo lang yung mabilisan gisa. Oh. Okay na ako dun eh. Merong
another topic. Kasi sumasakit na lang ang loob ko pag napapag-usapan yung... Okay. Yung fake news daw. Okay. Fake news about what? Eh, lumalalaraw ang fake news sa social media. And who's talking? Mga senador. Alright. So, inihikayat nila yung mga journalists, mga fact checkers, government information offices, at saka police, magsama-sama raw tayo para masolusyunan itong fake news. But I don't know. I think that people are not seeing the issue on this. Why do we talk about fake news? Why do we talk about, why is it so frustrating for people? Because hindi natin magawa ng batas ito. Ang fake news. Yeah. Freedom of speech eh. Wala naman nakalagay sa constitution or in any constitution in any country that you have to be correct every time you exercise your free speech. Because that's how we learn. We have to be wrong sometimes. Galileo was right. The Pero church was wrong. Fake news siya noon. Diba, the problem with fake news is that it's so hard to define. Minsan time-bound siya. Fake siya ngayon, totoo pala later. Merong ano dyan, especially on those that are contested. And what about debate? What happens to debate if there's such a thing as fake news that you want to punish? Ang mahirap i-distinguish, attorney. Yung deliberate na fake news versus fake news in good faith. Ang hirap distinguish. Diba, meron deliberate po na fake news. ERC. Gaslighting yan. Talaga fake news yan. Na sinasaluhan pa ngayon ng Office of the Press Secretary. Diba? Outright, ano na po ito, spin. Yung nagpapakuha kang ini-inspeksyon ng timbangan sa palengke. Ito mga ini-inspeksyon mo yan. What if we try to make policy or whatever, or a law about fake news? Can we still discuss yan? Price control as compared to image control? Pwede pa ba? Debatable pa ba yan? What happens to discussions? What happens to free speech? Ang problema raw, hindi, sabi ng mga senador. Halimbawa, ito si Senator Tulfo. Ang problema raw, hindi yung mga established media outfits. Ang problema daw, nasa social media. They've already made a judgment. Ayan, what happens problema. When the, feeling nila is pagka malaking media outfit, and I know you come from those, na, hindi yan. Miren. Yeah, I used to write hindi, for, madalas ka ang spin dyan eh. But yun na nga eh. So, yan na nga ang mas dito, madaling i-spin. Nag-decide na sila na social media is fake news, third media is real news. Even when they make mistakes, they bury the apology inside, and they're still the real news. I think medyo hindi na isama ni Paring Conrad sa lead. I think yung main point nila, Senator Tulfo at si Senator Padilla rin, is that parang hindi yata subject sa libel laws. Correct me here, ang mga vloggers, mga nasa social media, as opposed to sa mga legitimate. That's not true. Cyber libel. May cyber libel. The laws, just because they're committed, the crimes, just because they're committed online are subject to a higher penalty. Mas masakit pa nga para sa mga vloggers. I don't understand why. Meron kasi talagang, how do you call this? Discrimination. If you're from third media, then basura yung not saying all. But you look down on vloggers because one, they don't probably study these things. They're libre lang yung kanilang pagsusulat and all that. But does that mean that the quality is any less? Diba? Well, for example, si Sasot. Master's degree in international relations. Are you saying na when she writes about the nuances of international relations, when she talks about the... She's not a legitimate journalist. Will you say na fake news siya when a journalist cannot even fact check her? Because they don't have enough knowledge of the rules and the nuances of international law
or relations or diplomacy or cultural communications, which are the essences of the IRS. One of the resource speakers to sa Senate hearing, si Ma'am Ellen Tordesillas ng Vera Files, begs to disagree daw dahil sila daw, well, ang traditional media are trained, in journalistic principles. Not true. That's not true. Ganun. So, that's not as true. Opposed to vloggers. Why do they insist? That's not true. Correct. Why impose a standard? Ang mga traditional media, trained? Nag-editor ata ako. Hindi po. Ay, nako. So, are you saying, for example, if I write about the law, a journalist, assuming na nakagraduate yon, can fact-check me? Mag-Google siya kung ano yung batas. Mag-Google siya kung ano ang theory of the case. Mag-Google siya on what the philosophy of crime and punishment are. Kakayanin ba nila mag-discuss nun? And what about academic discussions? Buti ka, may Google na ngayon, What about papers? Mm-hmm. If I put in a scientific discussion, let's say on evolution, will somebody fact-check me on the basis that evolution is merely a scientific theory, meaning they don't understand what it is? Ang hindi na mababanggit dito, ang fake news po, sa buong mundo yan. Mm-hmm. Baka akala nyo sa Pilipinas lang may fake news. Mm-hmm. Dito lang ina-highlight natin yan kasi naging political weapon. Exactly. Ang fake news, okay? Mm-hmm. Sa ibang bayan, maraming fake news. Mm-hmm. Number one na nga yung si cyber, yung lalaking currency, yung scam? Okay, Ponzi. Mm-hmm. Ano yung nag-Ponzi scheme? Uh-huh. Ayan, ginagamit ng traditional media. Mm-hmm. Yung binibuild up siya ng traditional media. Na walang fact check, na walang hindi siya na-imbestiga. Ibig sabihin po, yung traditional mainstream media, bukas na bukas din sa mga ganyang klaseng fake news. Hindi ba fake news yung billion-billion yung nadali niya? Ni crypto? Ni cryptocurrency na ang ginamit niya rito ho, hindi internet. Hindi social media. Ini-interview siya sa mga yung mga respetado, kilalang TV show tungkol sa business. At doon niya na-build up yung sarili niya. Narami siya napaniwala. Ang dami nag-invest sa kanya. Hindi ba? Yan ang number one na example ng fake news na naging biktima ang traditional media. Di ba? Hindi niya po ginamit yung social media. Bakit ang concentration natin dito sa social media? Why? Because naging political issue. Not only yan that, they're, what do you call that thing, nagbabantay sa gate. Nagbabantay sa gate. They're protecting their turf para namang hindi natin nahahalata ito. That patapos na yung age of the large media networks. The yung multimedia networks where you have newspapers and you have television and all that and controlling the narrative. Ano ang solusyon? Ganito sabi nila, solusyon, magsama-sama tayo at mag-usap-usap tayo. But isn't that what we're doing already? Hindi ho. Isn't that what social media is about? Everybody can come in, mag-usap kayo. Alam mo, the natural scheme of things, ang information ho, dapat, pag may nagsabing tao, ang natural na reaction mo, di ba? I-analyze mo, totoo ba to o hindi? Yan ang natural na reaction mo, di ba? Ikaw, Trix, pag may narinig ka information. Ito kaya ito, hindi. You evaluate it. But if you don't have the means, yung stock knowledge mo to evaluate that, mag-check ka ngayon, maghahanap ka ngayon ng verification niya. Correct. Okay? Hindi natural dapat na hook, like, and sinker, you take it. Or reject it. Dapat nyo ang ganun. So meron ho mga organization ngayon, yun ang dapat i-encourage natin. Hindi lang fact checker, nakamukha nitong si, sino to?
Alien to the Sea. Viral file? Ano na yun? Virus file? Ano? Ibigan ko si virus. Grabe kayo. Virus file? Ano yun? Hindi, ano ang pangalan? Ano, hindi, ano nga ba yun? Vera Files. Ah, Vera Files. Hindi ganon. Talagang digital. Halimbawa, ako nag-post ako sa Facebook. Eh, na-fact check yung pinost ko na, inano ko lang siya, what do you call this, share? Nakuha ko lang siya sa net mismo, senior ko lang. Sinabi sa akin, merong organization na chinek yung post na yan at ganito ang result. Hindi totoo. So, tinake down ko. Hindi mo pwede magtayo tayo ng mga ganong klaseng organization na hindi bias. Na hindi siya virus file or rapper file or whatever. Diba? And I would prefer that... Mas maganda yun. Tapos, ngayon, free market. Ikaw, peddler ka ng fake news. Meron sa iyong kokontra, sasabihin, hoy, ganito ka. Yung credibility mo ay masisi. That's an open market. Exactly. Pero, diba, siguro, pwede ngayon. Siguro, ang mainstream media, tsaka yung mga Vera Files at ano, they run on the principle, shared same principle as the new president of Ayala, Mr. Consing, is that we may make mistakes. But we do not make them on principle. So, ibig sabihin na sila... I'm sure that there's about a few people out there who understood what he was actually saying. Yeah. Well, ibig sabihin na, maaari kami magkamali sa aming reportage, sa aming ano, ngunit yan ay dala naman ng puso na talagang gusto naming Because, of course, sila special, sila. Fearless news. You're saints. In journalism, you're all saints. Ang mga and nasa social media daw. And bloggers are, of course, hampas lupa to the, no, compared to the journalists. And all that. Because we have no principles, ganun ba? So, when I write, for example, about archaeology, will somebody call me out and say, fake news yan, because it's impossible for something like this to have been created in the 16th century. And yet there it is, staring you in the face, complete with carbon dating. So what am I going to do? What are people going to do? But the problem with overblowing the issue of fake news is journalists forget where they came from. Bakit may tabloids, di ba? Grabe. Tapos yung mga tabloids na nanganganak, sabi ng isang viewer natin, nanganganak ng kanduli. Tasteless. Tasteless na yung mga balita. Do they police their own ranks? Scandal. Do they? Does somebody say, we have to get rid of these tabloids because they're fake news? I will, the bloggers. Trixie, I will even go further. Hindi lang sa tabloid nangyayari yan. Isa ba yan? Maski ang mga national dailies, ang daming spin. They don't consider spin fake news. If it's by a journalist. But if it's by a blogger, uy, bayaran yan. Fake news yan. Yan ang sinabi mismo ni Senator Tulfo. And that's what's happening. Ang mga fake media raw is just to make money. Na kapag hindi ka nagbigay, titirahin ka. Senator, maski po sa main, sa traditional media, nangyayari. Attack and collect ang tawag niya. Ako. Maski sa traditional media, nangyayari po. Sa malalaking ID. So what does it look like? It's gatekeeping. It's this, those who are connected to traditional media saying na wag nyo kaming pakialaman and let us dictate the narrative. Kasi kayo, you're the moral equivalent. You're even less than the tabloids. Keep the riffraff out of the country club. Yes. Yun nga mismo. Uy, paano to nakapasok dito? Ganon. Ngayon, noong ano ho tayo crossroad? In terms of news media, ang news media ngayon, crossroad. Okay. Ibig sabihin ng crossroad, di mo alam, kakaliwa ka, kakanan ka, o didiretso ka. Dumating ka doon sa punto na may cruise. Sa kapapunta ngayon, ang media, kakaliwa ba tayo, kakanan tayo, o diretso tayo. Kasi nga, may bagong element dito. The new element here is the medium. Sabi nga ni, the news is the medium. The medium is the message. The medium is the message. Okay, ano yung medium ngayon na, it's the internet. Relatively new, 20 years, 30 years, 40 years. Hindi pa ho ganyan kapasok
sa ating sistema yung internet, it is still evolving. Yeah. Ngayon, kapag isusuppress mo yan, and here's my point, uh-huh, na hindi dapat gawin, na uh-huh, gusto nga nila, i-echapuera uh-huh ang internet. If you suppress that, and the rest of yeah the world uh-huh nag-i-evolve, nag-i-develop ng kanilang news. Maiiwan kayo doon. Ayun. Parang ano nga eh. Ayan na so, naman tayo. Nagbago yung medium. So we were there first, we're all blogging, and now they come in and say, oh gosh, you're all fake. Ganyan. Yeah. Kami na lang. Yeah. We'll take over your medium, tapos you all have to write like we do. Excuse me. As boring as hell. Oh, yung, you can't even come close. Well, sorry. On a serious, well, actually we are serious, on a serious note, yeah, a lot of these major media platforms have already nagtayo ng kanilang mga channels yeah online, ano, multimedia platforms, you know, in which they stray now into podcasts, vlogs, although pag kinumpara mo dun sa mga, ano talagang, they're being beaten, ano talaga, their own game. But then, there you go. Yeah, they have to improve, at really, to try to get more readership, at, create more, ano, compelling content, at ano, ganyan. So, at the end of the day, hindi mo pwedeng iba, no? Yes. So, kasi, lumalaban na sila. They're not saying... You know, you take part in the free market. Exactly. Hindi mo kailangan i-control yung free market dyan of ideas. Pumasok ka dyan, kapag may mali, i-correct mo. Ganun dapat. Exactly. Or based on existing knowledge. Hindi suppress. Kasi ako, archaeology is a science. So, for now, what I can tell you is this is the prevailing theory. Now, there will be evidence later on that might debunk the entire theory. Does that mean to dismiss it as fake news? Babasahin mo. Titignan mo yung mga peer-reviewed because all theories have started from that one. Started when Galileo said, but it turns. Mm-hmm. Diba? When he challenged the geocentric model, he was told by the Catholic Church that under pain of death, fake news ka! Mm-hmm. I-retract mo yan. And so he said, sige, retract ko. And as he was leaving the trial, he said, but it turns. Mm-hmm. The reality will not bend to you. Balikan karamala, ang oras natin, 9:37 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambol sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa Impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angela. Mag-iingat with any person. Sino makikinabang dito sa fake news na to? Kailangan daw magkaroon ng rules. Any penalty person, and everything, ganun. At yung penalty is skewed in favor. Isusuppress mo na talaga, i-restrict mo na ang internet. Hindi, kasi ganito yan. Sino ba news outfit na internet purely? Rappler. Yan ang makikinabang dyan. Oo nga naman. Pag sinuppress yung mga. Kasi straight news sila. Ang balita kasi, ito Rappler, bumabagsak. Nauubusan na sila ng readers. Followers. Dahil nagbago itong Facebook ng kanilang sistema. Tawag doon sa algorithm. Nababawasan ngayon ng claim ng following a Rappler, kitang-kita. So sila makikinabang sila dyan. That's ganyan. Why. So it's desperation pala. Ganyan. Ito rin na, if I may jump in, hazard the guess. At ito yung katotohanan, alam naman na marami ito. Ito ang print media, this particular media. At lahat naman sila, they're trying to change. Meron na silang mga online platforms, may mga multimedia, ano na sila. But at the end of the day, ang ginagamit pa rin nilang business model is the who, what, where, why, when, how, at ano, yung the similar thing na turn of the century, paano binibigay news. Now, ang kasalukuyang sa social media, it's very simple. They don't have to invest in all of that shit. They just get this. Magbabasa ako nito, at magko-comment ako, at samahan ko lang ng makukulay na salita. Mas marami akong follower. Tama. Patalo ng patalo sensational, ito. Sensationalism yan. Right or wrong, mapopulis mo naman yan.
Pero the bottom line is, lahat ng investment na, napakamahal mag-invest pa dito sa mga ganito, yung traditional media, eh talo ka talaga. So kailangan yung playing field medyo, pero they're trying to get it back, but mahirap nang mangyari. Yeah, I know. But the evolution ng news media ngayon, talaga pong eventually lahat papunta yan sa digital. Kaya kaya yung mga news organizations po ngayon, nagmamigrate na sila papuntang digital. Yeah. Why? Napakamahal ho ng papel. Yeah. It's not environment responsible. Okay? Yeah. So lahat sa Amerika, dyan na papunta lahat. Digital. Ang problema lang ngayon ng mga news organizations, di ba? Sila may gastos. Malaki ang gastos nila. Unlike, let's say, an internet blogger. Talagang wala naman siya. Sarili lang niya. Yung so-called training na lang na pinag-uusapan natin kanina. Hindi na yung training. They get a rookie. And the organization train, itself, meron pong inherent na gastos yan. Pag ikaw ay news organization. Okay. Ngayon, yung mga nagsisimula ngayon sa ibig sabihin digital news. Ang kanilang approach ay approach pa rin ng old news organizations. Meron kang desk editor, meron kang copy ano reader, Joseph Pulitzer at hindi nagbago. Meron kang ganyan, meron ka pa rin writer, meron kang researcher. Yeah? Meron kang the hierarchy. Ang nawala lang yung physical presence nung dyaryo. Okay? Ngayon, tinitingnan ngayon, na may mga organization ng ganyan eh, tinitingnan yung mga media. Kung meron mga nagiging successful na gano'n, na news organization, meron po. Sa South America, marami gano'n. Digital news, pero iba na ang format, hindi na stockholder type. Yun ang kakaiba ngayon. So in other words, it's no longer profit-oriented. Yeah. Okay? Pero ang kanila pong model ngayon, ang mga... alam niya yung Chosen? Chosen? The Chosen, yung disruptor din yan eh. Okay. Na it's about the life of Christ. Okay. Na series siya. Para siyang Game of Thrones. Okay, okay. Pero series, but it's about Christ. Okay. It's making waves now. Pero kakaiba yung kanyang business model. It relies on contributions. So yung pinag-aralan niyan, nag-research ako na konti kasi I was curious ano nangyayari sa news media. Digital, they're migrating towards digital. Yung mga nagiging successful na digital news organizations, yung pong umaasa dun sa reader for their sustenance. Nagiging involved ang reader sa kanila. Huffington Post, ganyan. Hihingi sa iyo na contribution. Hindi na subscription ngayon. You feel you're part of the organization. Or mababang subscription. For example, mura lang. I still $1. Read books. Pero I na lang to Scribd. Yung Scribd, it's like an online digital library. If you want to read the latest yung mga bestsellers, it's just a Scribd. You pay what? 400 pesos a month? Lang, what am I saying here? Dapat yan ang pag-isipan ng mga senador natin na dapat dyan papunta ang news digital news organization sa Pilipinas. Dapat tulungan nila yung news industry imbes na maggagawa tayo ng mga measures to suppress. Yun ang pinakamasamang gagawin natin. Okay. To suppress the information. Fake news ka, hindi. You're not traditional media, therefore. Ganon eh. Bakit ganon? Hindi. Encourage natin, gumawa tayo ng studies, gumawa tayo ng paraan. Para yung digital, maski bago ka. Like Rappler, bago kang digital news organization, you can thrive. And what are the factors? Yun ang... Kumbaga, you have to rethink. Adapt or die. Open market ayan. Na naman. That's evolution, di ba? Adapt or die. The future belongs not to the not to the fittest, but to those that are capable of adapting
to the circumstance. Oh, bago na yung mundo, social media na. You're on digital platforms. Pero what you want to do is take down your competition instead of competing. Right. Doon ako naiirita. Yeah. And I we should always warn our viewers that any person who proposes to limit free speech and call themselves a journalist, that's BS. Ayan. Meron nagtatanong eh, paano kung wala na raw papel na newspaper? Ano na pambalot ng tinapa? Uy, tsaka ano? Pansalo ng uo ng ibon. Hindi, tsaka sa totoo lang yung sinabi ni Atty. Trixie, yung competition, tama yan eh. I mean, akala nung lalo ng mga ibang nasa trad media na, yung mga yan, mga vlogger na yan, mga kukuha lang ng mikropono, kung ano na sabihin, you know what? Yung competition niya matindi rin. Maya-maya hindi na compelling yung content mo. Kasi ka na. You know, nung panahon ng pandemic, I took a stab at it sa nung panahon ng pandemic, nag-podcast ako. Anak ng wedding, hindi umangat eh. Akala ko compelling na yung ginagawa ko. Wedding, matulong pa sa akin mag-edit. Tapos tinignan ko yung kalaban ko sa Spotify. Eh, Diyos ko, wag na nga lang. Sabi ko, gano'n na lang. Like, give up na lang ako. Pero yung iba, they have to continuously think of something na hindi gano'ng kadali rin. Ang bilis ng Laos, ang bilis you're up now. Yeah, bukas makalaw. Somebody new comes along na mas na. Mas may content. No, but you have to understand what your audience needs. Kunwari, in terms of what information do they need? Yeah, ano yung gusto nilang marinig? Asan, ano yung ipapaliwanag mo? So sometimes, you will end up discussing, you know, sleazy internet fights. kailangan meron ka intensified monitoring. Correct. Intensified monitoring. Intensified monitoring. Kailangan meron intensified monitoring. So, but what they're doing here basically also gaslighting us. Parang nakakabaliw naman. Na, diba? And they're working on basic lack of logic. Like, all bloggers are bad. All bloggers are susceptible to fake news, forgetting that everybody is. So, what you want to do is to keep people talking, because the answer to fake news or misinformation or lack of information is just more information. Let's just keep studying. We're supposed to keep studying. So, ewan ko bakit. Sila, ang suggestion nila is to take down. Eh, yun na nga, tignan mo. They want a separate regime of laws for straight journalists. Yes. So how are we going to determine that? In other words, suppress. Teka muna, Atty. Trixie, nandiyan na rin lang tayo. But again, I don't want to put you in the spot. Pero nung nasa office of the press secretary ka, di ba there was that step, a program na accredit ang mga vloggers. How did that go about? Ano nangyari? I mean, ano nangyari doon, by the way? People are attacking it. Sinong people? Certain people are attacking it. Sila na ulit? Straight journalists are attacking it because... So why they've always had the monopoly on the Malacañang press briefings. They get to ask the questions. Yun na nga lang yung hawak nila because nila live again, namin. That's a traditional exactly. Even during now, the time may pecking order pa yan sa when we were in New York and hindi ko sila mabigyan ng press briefing, I would go live on the OPS page and they actually complained about the trend media hates that. Yes, because parang sinortcat mo sila. O makikikuha pa sila dun sa social media ng information. So sabi ko, okay, I understand that. You can't stop me from going live because there's still people that would like to get this directly. So I will still have media briefing. So I had at least 1 to 3 per week. Pero that doesn't mean na titigil din kami mag-vlog. Okay. Because the president is a blogger. The president is on social media. So what are you going to tell the president? Mr. President, iba yung rules para sa'yo. That was iba one of the criticisms na nilevel sa'yo, Atty. Trixie. Na she has to make a decision if she wants to be press secretary or a blogger. Who says you can't be both? Because the U.S. press secretary was doing exactly that. Totoo. She was answering questions directly online. So, sino yung malakas ang loob magsasabi na, all of you who speak for your leaders of hindi your countries, yan. You should stop being bloggers. Hindi lang yan. Yung mga information officers. Sila nagsalita nun yung nagsabi na, why, bakit siya? Why her? traditional media yan. Yung tan. It's okay. Namamatay lang sa inggit. Huwag na naiintindihan ko siya. Okay. Inggitera lang yun. Ito,
Hindi, eto, hindi lang ang chief information officers ng mga malalaking kumpanya, lalo na yung nasa stock market, they go on the internet. They go on. Totoo, totoo. Nagla-live sila. So, kasi for the understanding of their audience, sino yung audience nila? Mga investors. Yun. Diba? It is now a real tool in information, yung internet. So hindi mo pwede kaya, sabihin i-limit mo yan. Kaya nga nandiyan sila. By the way, bigyan kita ng reality check dahil I wear several hats. Okay. One of the hats is nasa print media pa rin ako, editor ako ng isang daily. It has become an unspoken policy na yung mga PR, they should know this, huwag ipagsasabay sa isang press briefing o isang event ang mga vloggers at print media at naghahalong balat sa tinalupan. Usually, nagagalit yung mga nasa print. Especially sa business or even lifestyle. Lalo, kasi daw, and a lot of reasons can become petty na hindi nagbibihis sa mga vlogger. To magugulo mga vlogger, ang daming talagang camera. What I'm saying, I'm just giving you the reality picture. And that's, ilang beses na binoboycott ng mga print ang isang event kapag yung PR did not pinagsabay niya. So, mas magastos pa ngayon sa mga corporate, they have to do two events. One for the social media, one for the traditional. That's interesting. I didn't know this. It happens. This, nag-i-insist. Of course, discreetly. Na hindi na pwedeng mag-online. In fact, they rarely do that. Pero, sabihan talaga yung PR, kung nandiyan ang mga vloggers, hindi kami pupunta. So, hinihiwalay. Really? O yung mga pupunta ho ng Boracay, sandali lang, meron daw kasi singit. Meron daw 100 peso insurance. Insurance? Okay. For new what, insurance rule under Malay LGU. Paano binabayaran yun? 100 pesos travel insurance. Kasama daw po dyan ang accidental burial reimbursement. Accidental death. Unprovoked murder and assault. Accidental medical reimbursement and medical evacuation. Yan. 100 pesos daw po. So ang total na babayaran nyo na ngayon, aabot na sa 450. Okay. Kapag ikaw, pupunta ka ng Boracay. Kasi may babayaran pa pa ng... Environmental fees. Environmental fee. 150 sa Filipino, 300 sa foreigner. 150 terminal fee. Tapos 50 boat fee. Bukod yun sa pamasahe. Yung 50 na yun, yung taga ng local government. Anong boat fee? Yung... May tax pag sumakay ka ng boat. May 50 ka. Aside yun sa babayad mo dun sa pamasahe. Tinutulan po ito ng Tourism Congress of the Philippines. Okay. Mm-hmm. Si Jose Clemente III. Okay. Sabi niya, napakalabo naman nung... Yung bago insurance na yan. Insurance po for travel insurance. Travel insurance. 100 pesos. Travel insurance pati para-paraan din lang ha. Dalawang million po ang turista every year. Okay. Magkano yung additional 100? That times 200 million. Napakaganda nice. Niyan. Ani nila yung 200 million. I don't know. Accidental burial. Paano kung talaga may mangyari sa'yo? May accidental burial ba? Reimbursement. Ay, sorry. Nalibig na. Sorry. Accidental burial. Kasi naman, nalibing namin ang hindi sinasadya. So, napag-isipan kaya itong ordinance. May accidental burial, pare. Hindi yan ang ililibing. Ito. Bakit nililibing yan? Accidental burial. Yan. Ako sino-sino nililibing nyo eh. Hindi yan. Kaya ako, I will go to Roblon. So, kailangan na insurance po. Pag nailibing ka nang hindi sinasadya. Kailangan na insurance diyan. Punta na lang kayo sa Romblon. Pareho lang para less people.
So may bagong ordinansa po na 100. Ako, sino kaya, how do you stop this? Well, is there a way? Yeah, what? If it's unconstitutional, if there's no basis in law and all that. Usually pinapaalam yan. Pero sanggunian siguro, di ba? Oh, sanggunian ba yan? Hindi naman Raymond Bill Homeowners Association lang gumawa niyan eh. Okay. Kasi pero, daw, ang panlibanag, ang gumagastos daw pag nagkaroon ng aksidente, ALGU. Lalo na yung mga visitor na walang pera. Parang ayaw nila. Ay, lalo ang na sagot mga naman ng Tourism Congress, wala naman pumupunta sa Boracay na walang pera eh. Bago ka makapunta dyan, may pera ka na. Oo. Mahal ata. Siguro naman kung may nangyari sa akin, kasama ko pamilya ko, hindi ako iiwan ng misis ko. Accidental burial. Iuwi niyan sigurado. Una ko na waiting naman. Hawa naman. Baka malingat siya. Baka bigla ka malibing. Accidental burial ka dyan. Ay, nalibing. Nauubusan, nauubos na raw ang pera ng... Hintik naman itong katapusan ng programa natin. Hindi, ang dami nating kababayan mga nasa abroad. Pagbalik dito, gusto mag-Boracay. Kasi yun ang kumbaga, status ng ano eh. It's the place to be. The place to be, yeah. Party place. Yeah. Oh. So, pagkahihinatnan mo, maling paglilibig. Okay. By accident. Mag-iingat lang. Oops! Nalibang natin. Si imbis na para. Mali. Accident. Nasa Boracay ka. Singil ka ng insurance. Singil kayo ng insurance, pamilya. Nalibang lang by accident. Accidental burial. Tuntua si winner to yun. Insurance. Justified yung insurance na yan. Mahal tong insurance na to. Tandaan. Kasi it's the only one in the world. Nakapag-alibing ka ng hindi sinasadya. Tandaan, pag nasa Boracay, mag-iingat sa libing. Wag, hindi ako umalik. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karamuhalan ng itong araw na ito. Ang tabihan ng susunod na programa, Servicio Lubos. So, Ocho Dos with Sir Vic De Leon Lima on behalf of Conrad Banal. Joy Laksamana, we will see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.